With the permission of the Honorable Court. The testimony of former Mayor Jose L. Atienza is offered to prove that early 2001, Basa-Guidote Enterprises owned at least one parcel of land in the corner of Legarda and Bustillo Streets, Sampaloc, Manila, that Cristina Rocco Corona was authorized by the Board of Basa-Guidote Enterprises to sell such property, that the City of Manila passed an ordinance to expropriate such property, and pursuant to law, it first offered to buy, and Cristina Corona, for and on behalf of Basa-Guidote Enterprises, agreed to sell such property, which would be used by the City of Manila as a relocation site of its then Sampaloc Market, that Cristina Corona received for and on behalf of Basa-Guidote Enterprises 34,703,800 pesos from the City of Manila for such property. I manifest, Your Honors, that a subsequent witness will then testify that from the 34,703,800 pesos, Respondent Chief Justice borrowed 11 million pesos as stated in his Sal N, and which amount he used to purchase the La Vista property. Proceed. Thank you, Your Honor. Subject to our cross, Your Honor. Kayo ba ang dating alkalde ng Maynila? Opo. Kailan ba kayo naging alkalde ng Maynila? Simula po noong 1998 hanggang 2007. Noong kayo ang alkalde ng Maynila, nalaman ba ninyo ang naging problema ng palengke ng Sampaloc dahil sa MRT project? Ako po'y bagong mayor pa lang noon, bagong halal, nang kami pinasabihan ng LRTA na kakailanganin yung bahagi ng aming pag-aari ng lungsod na kung tawagin ay old and new Sampaloc Market, sapagkat magtatayo sila ron ng Legarda Station. Kaya mapipilitan silang expropriating yung property. Yun pong simula ng aking pagkaalam dun sa nabubuong problema na kinailangan naming harapin. Sapagkat yun po'y palengke. Yun ang ginagamit ng buong Sampaloc para sa kanilang pangangailangan. Saan ho ba lugar yung Sampaloc na palengke? Doon po sa harapan lamang ng property ng mga Basa. Medyo napapaloob lang ng konti. Kasi yung Basa property nasa kantong-kanto po ng Legarda and Bustillos. But the old Sampaloc Market was a bit set back, siguro mga 50 meters from the Legarda Street. Pumayag po ba kayo sa LRTA na ipagbili ang palengke ng Sampaloc? Alam nyo, alam kung makakabuti sa lungsod yung transportasyon yun. Ano po? Yun po yung MRT2 na dudugtong doon sa LRT1 na dumadaan sa Taft Avenue. So alam ko po ang magiging benepisyo ng lungsod sa pagtatayo ng linyang yon at yung pagkakatatag ng sinasabi nilang Legarda Station, sapagkat magkakaroon po ng sakayan at babaan ang mga tiga Sampaloc na napakalaking bahagi po ng Maynila. Kaya minabuti ko talagang tulungan ang LRTA makahanap ng solusyon. They needed the land. Humarap po ako ng paraan para yun ay aming mapagkasunduan at matulungan namin sila. Sino po ba ang may-ari ng lupa ng palengke ng Sampaloc? Ay, city government po.
Yun po'y property ng city government, and we were really in control of the property. Noong sinabi ho ng LRTA na gusto ninyang bilhin itong lupa kung nasaan ang Sampaloc na palengke, magkano ho naman ninyo sinabing gusto ninyong ipagbili itong lupa na ito? Alam nyo, pinag-isipan namin mabuti yun sapagkat napakalaking problema ang aming susuungin. Aalisin namin yung palengking luma. Eh samantalang may mga stallholders pong umaasa ron. At merong mga mamamayang bumibili ng kanilang bilihin doon. You cannot just erase a public market out of existence. So the challenge called for an immediate replacement. Hindi dapat maputol po yung serbisyo publiko as public markets are public service. One of the essential services of the city government is to render and operate public markets. So we had to look for a solution right away. Humanap kami ng maaaring paglipatan nung mga maninindi who were already agitated. Nung kumalat po ang balita na magtatayo ng the Garda Station doon, meron ding mga kumontra, lalo na po yung mga stallholders. By sa paano kami? Saan kami kikita? Ano, mawawala na lang kami ng aming stall ganito? I had to assure them that no, we will not allow the demolition of this public market until we are able to find a relocation site for you and for the public. Kaya humanap po kami ng lupa agad within the vicinity. Sinundan po namin yung prinsipyong minimum dislocation. Nakakita po ba kayo ng kapalit? Meron po mga ilang potential. In fact, several parcels of land were pointed out to me by our city engineer and our city architect, our my secretary to the mayor. And ang aking nakita talaga, very ideal, yung nasa kanto ng Bustillos at Legarda. Sapagkat yun po napakalapit doon sa palengking gigibain. Nung panahon yun, kilala ho ba ninyo kung sino ang may-ari? Hindi po. I had to direct my city administrator, Colonel Antonio Fernando, to immediately seek out the owners of this property because yun ang sa tingin ko pinaka-ideal. Yung iba sa interior, mahirap naman magtayo ng palengke sa looban. Sabi ko, hanapin nyo may-ari niyan and immediately get in touch with them. Sa pagkaalam ho ninyo, nalaman ba kung sino ang may-ari ng lupa na gusto ninyong makuha? After a short period of research, nakita po nila, owned by the Basa-Guidote Enterprise or Mercantile. Meron po dalawang kumpanya rin. Noong natuntunan ninyo ang may-ari, anong ginawa ninyo? Immediately, pinasulatan ko po rin sa aking city administrator na pasabihan sila para huwag silang mabigla that we have a need for their property at kung maaaring makipagkita sila agad upang maumpisahan ang pag-uusap at maipaliwanag sa nila ang gamit na aming kinakailangan. Paano ho ba ninyo pinaalam sa Basa-Guidote? Sa pamamagitan po ng isang liham, alam ko po yun, na ipinakita sa akin ng city administrator ko po na pinayagan ko. Pinapakita ko po sa inyo ang isang liham na may petsang Mayo 13, 1999. Tama po. Naalala ko po yun. Maaari bang pakita? Okay. Ano ang kaugnayan itong sulat na ito sa inyong sinabi? Sinasaad po ron yung aming intensyon at pangangailangan ng serbisyo publiko na yung kanilang lupa na covered by Certificate of Titles number 76220 ay kinakailangan po ng lungsod. Kaya gaya po ng sinabi namin, the earlier we talk about it, we discuss the matter, baka mabuti po para sa lahat. Yan ba yung sulat na inyong sinasabi? Opo. Your Honor, please. I observed that it's just a photocopy. May we know from the defense if they have a certified copy or an original copy of the said document or instrument? We have requested the present. Just for proper guidance. Yes. We are trying to get the original, and in the meantime, we ask for conditional marking. So you don't have yet the original? As of now, not yet. I just want to be clear on that.
May I request, Your Honor, that this letter dated May 13, 1999 be marked as exhibit 226. Mark it accordingly. Okay, sinasaad sa sulat, before that, meron hong nakapirma dyan sa sulat na yan sa pagkataas ng city administrator. Kaninong sulat ho, kaninong pirma ho yan? Ito po yung city administrator ng panahong yun, Antonio Fernando. Okay, sinasaad sa sulat ng city administrator na mayroong cadastral map na kalakip yung sulat na yan. Natatandaan ba ninyo yung mapa na yan? Opo, ito po yung location noong lote na aming tinitignan at tinihingi. May I request, Your Honor, that cadastral map attached to the letter dated May 13, 1999 be marked as Exhibit 226-A. Mark it accordingly. Ano ba ang inyong profesyon? Ako po ay kumuha ng arkitektura sa UST. Pero hindi po ako nagpa-practice at hindi po ako nakakuha ng board. Bilang isang estudyante na kumuha ng arkitektura, nakakaintindi po ba kayo ng cadastral map and sketch? Opo. Ako po ay naging National Housing Authority General Manager din eh. Noong 1986 after the EDSA Revolution under President Cory's administration. Okay. Ipapakita ko sa inyo itong mapa. Saan dito yung lupain ng Basa-Guidote na gustuhon ninyong makuha para relocation site ng Sampaloc Market? Nasa kanto po, panulukan ng Legarda at Bustillos. Ito po yung dalawang main avenue sa Sampaloc. Your Honor, it appears to be a mere photocopy. So same manifestation. Same manifestation. May we request that that portion of the map be marked as Exhibit 226-B. Mark it accordingly. Pakituro rin po ninyo. What is the present name now of Legarda and Bustillos, if there was any change? Ano raw ho ang pangalan ng kalye ng Legarda at Bustillos kung napalitan na? Hindi po. Legarda pa rin po. Ah, Legarda pa rin po. At Bustillos pa rin. Bustillos pa rin po. Oh, sige. Salamat. Hindi po kami nagpapalit ng pangalan noong mga panahong yun. Pakitingnan ho nga uli ninyo itong mapa o sketch at ituro ninyo kung saan yung lupa ng old and new Sampaloc Market. Gaya na sinabi ko po, yung old and new Sampaloc Market na due for demolition ay nasa harapan lang in this portion. Ito po yung Basa-Guidote property across, pero medyo inward. May setback ng konti from Legarda, about 50 meters away from Legarda. May I request, Your Honor, that the area that was pointed out by the witness be marked as Exhibit 226-C. Mark it accordingly. Nasabi ninyo kanina na inutusan ninyo ang city administrator na sumulat sa Basa-Guidote noong Mayo 13, 1999. Sinagot ho ba yung sinabing sulat? Wala po eh. Matagal na panahong hindi tumutugon. Kaya ninanag ko nga po yung city administrator ko at napapagalitan ko. Sabi ko, ba't walang reply? Walang reaction. Are they interested or not? Warningan mo. Siyempre, ako po bilang mayor, I was agitated. I was being pressured by the LRT people that they were going to take over the public market. There was agitation among the stallholders.
There was, of course, the barangays in the area demanding for a solution to the impasse. Eh, pinagagalitan ko yung city administrator ko. You get action done. Hindi pwede sumulat ka lang. So, ano ang ginawa ho ninyo? Eh, nung hindi po siya, hindi po sumasagot, eh, naalala ko, I went to the city council and talked to Vice Mayor Danny Lacuna and asked them already, prepare an expropriation measure. That seems to be the only way we can take hold of that property. Kung ine-expropriate tayo sa kanan, expropriate natin sa kaliwa. Ano para, ang nangyari sa pinasulong ninyong umaksyon po naman agad si Vice Mayor Lacuna. Immediately, an expropriation measure was passed, discussed and passed, at hinawakan ko na po yun.